Dimungkin ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. Ibig sabihin ay hindi maging makasarili. Self-denying. Bahagi ko na tutusin nga po ay kung titingnan natin ay kapaligiran ng pagkilos ng tao. Kasi yung tao ay rin self-preservation. Yun ang natural sa tao. I-preserve mo ang iyong sarili. Pero dito, sa pagsunod kay Jesus, sinasabi ni Jesus na kanil, kanikungan mo ang iyong sarili. Bahagi yun. Kaya, napakalaga yung elemento ng pagkahandog ng sarili. Ito yung nais na ipaiwalig ng pumikapan upang labanan ang isa sa mga dahilan ng pagkakasala ng tao. Ano yun? Ang pagiging makasarili. Doon nag-ugat ka rin yung pagiging makasarili. Bagamat ito, siyempre, kahit na sabihin natin na hindi ka maging makasarili, pero pwede ka pa rin magkasala. Pero malaki po yung maitutulo na mabawasan natin yung ating kasalanan kung hindi tayo nagiging makasarili. Kung titingnan po natin, medyo may kabigatan yung mong pagyaya na ipinapahayag ng pumikapan. Hindi naman sinasabihin na ina-anihilig mo yung sarili mo. No? Pero ang pagyaya na rin na kaya mo bang ihaglong ang iyong sarili? It's always a self-offering to God. Yan ang makita namin yung elemento na tinatawag natin pagkahandog ni Jesus ng kanyang sarili bilang halip kaganapan na lumalitipan. Kasi makikita natin kalimitan no? Yung ginagawa sa tayo na meron sa limeren ay mga sakripisyo ng paghahandog. Yung nga lamang sa tayo ng Jerusalem, yung inihahandog ni Halim, yung mga hayop, no? Mga hayop, bahagi yun sapagkat sabi nga natin, para ka makabili ng hayop, it needs money. Lalo-lalo kapag iyahandog mo ay bisirong baka, o di kaya ay baka. Fortune na yun. Kahit na nung panahon pa ng mga Israelita, kahit na hanggang ngayon. Pero yun ang huwag natin kalimutan. Hindi yun kasi yung simbolo ng krus na nais natin i-magnify. Bahagi yun yung pagkahandog ng sarili. Kasi baka makalimutan natin kung ba't ka mag-aayuno. Hindi para
palakpakan ka ng bago. Pagka mag-ayon, kasi yun yung paghahandog mo ng iyong sarili sa Diyos. Hindi para sa iyo. Kaya nga yung binahagi natin kahapon rin bilang pagpupuri sa Diyos, panalangin, bilang pag-aimlo, sakripisyo para sa para din makatulong tayo sa ating kawanggawa, no? Para matulungan natin yung iba. Ay yun ay napakahalagang magkakaroon tumulungo ng pagkilos. Kaya din po, yun yung isang requirement na inihingi ni Jesus para sa mga sumusunod sa Kanya. No? Ito rin nawa yung ating maging bahagi ng ating pagkilos ng bawat Kristiyanong Katoliko ay rin ay maghandog ng kanyang sarili sa maraming pamamaraan, paglilingkod sa panahon ng inyong anuman yung inyong galing na pwede ninyong ipaglilingkod, maging sa mga ministeryo ng simbahan, mga organisasyong pangsimbahan, katulad ng mga nakikita natin ngayon, o maaari pa mga sa Diyo nga, no? Ay marami pa tayong pwedeng gawin kaya nang wala namang tao na pwede pang kumilos na hindi lamang yung nakikita ng simbahan. Pero ito yan yung gagawin natin, hindi sapagkat para ipangalandakan na tayo nagtilingkod. Ngunit na rin, ipakilala natin na rin, ito yung paghahandog ng aking sarili. Kaya di po, yun nawa yung sana makuha natin bilang mga nagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kinakailangan natin sanayin natin yung tao na maghandog ng kanyang sarili. Hindi naman sinasabi na wala nang manitira sa iyo. Hindi ka naman magiging pari o magiging madre. Bahagi o. Pero bilang mga binyagan ay masanay tayo na alin na maghandog ng sarili. Yun ang kinakailangan natin ituro sa atin. Di po nang ginaganawan, lalong-lalo nang sa ating simbahan. Kasi kung minsan nakakatungkol natin, ano, na may mga taong ginagamit ang simbahan para sa kanilang sarili. At kung minsan, hindi nila alam. Akala nila ay paglilingkod. Hindi, ano? Paghahandog ng sarili, kaya tayo narito. Hindi para makilala ng tao. Kaya hindi alin, yun ay hindi lamang sa mga naglilingkod sa simbahan. Pero kapag nakita ng ibang tao na ito yung mga tao naglilingkod sa simbahan, ginagamit ng simbahan, hindi ang kanilang gagayahin. Kaya bahagi rin yun ang pagtilos. Kaya nga, yung ating nalamang paghahandog, yung misa, yung offering, bagaman, sabi nga ako natin, ano, ay mag-offer tayo every Sunday. Ano. Kasi yun ang pagsunod kay Jesus. Paghahandog ng sarili. At dapat yun alin. Dapat yun embedded na sa atin. Dapat yun nakatanim na sa atin. Hindi extraordinary.
yun ay dapat natin maging ordinary yung pagkilos natin. Na matuto tayo magandog ng ating sarili. For whatever amount or cost, kahit konti lang. Basta makita natin na, ay, ito lang yung kaya ko yan to. Tingnan to. Kasi yun ang panyayo ni Jesus. Para sa mga tao gustong sumunod sa kanya. Marunong magandog ng sarili. Yung ibang ngayon, medyo mabigat na. Kalimutan mo ang iyong sarili.